Napag-usapan natin ang patungkol sa naging laban nitong sila Gopta at Rangga laban kay Pelyod, kung saan habang tumatagal ang laban, lalong lumalakas itong kanilang kalaban. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito, pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling, pwede nyong i-check yung link sa may description. So nagko-complain nga itong dalawa parehas kasi napaka-unfair daw. Itong sila Gopta na kasi ang pinakang reinforcement kaya wala na silang may expect na tutulong na manggagaling sa kanilang side. Sila na talaga nitong si Rangga ang kailangan na tumalo dito kay Pelyod. Pero paano nga nila gagawin yon? Itong si Gopta ay nasanay na na palagi siyang bantay nitong si Rimuru tuwing meron siyang battle. Pero ngayon ay hindi na yung nagagawa nitong si Rimuru kasi maging itong si Rimuru ay busy rin sa kanyang sariling mga laban. Ang posible na lang daw na pumunta para tumulong dito ngayon kina Gopta ay itong si Benimaru. Pero ayaw rin itong si Gopta na mangyari yon kasi itong si Benimaru ang commander-in-chief ng kanilang mga forces at hindi pwedeng umalis itong si Benimaru sa may Tempest dahil kapag umalis siya dito ay may ilagay naman nila sa panganib itong kanilang country. Kaya napagdesisyonan itong si Gopta na kailangan daw nilang dalawa nitong si Rangga na solusyonan itong problema na ito na walang ini-involve na ibang mga tao. Nag-agree naman itong si Rangga dito. Sabi ni Rangga kung malakas daw itong kalaban nila kailangan lang rin daw nila na mas lumakas pa. Itong si Gopta tamad na fighter. Talagang kapag merong other option mas pipiliin niya na umiwas sa pakikipaglaban. Tamad nga siya. Pero meron rin naman siyang good trait. Kasi kapag walang ibang choice kung hindi ang makipaglaban itong si Gopta sisiguraduhin niya na ipupush niyang masyado ang kanyang sarili. Sabi nitong si Gopta mag-all out daw agad sila. Ang goal daw nila dito ang isang quick and decisive na battle. With that enthusiasm, in-accelerate na nitong si Gopta ang kanyang attack papunta kay Pelyod. However, wala rin nangyari dito. Kahit anong gawing atake nitong si Rangga, wala itong epekto. Ginamit nitong si Rangga ang kanyang Dance with the Wolves at the same time ng kanyang isa pang special na attack na tinatawag naman na Apocalypse Howling. Pero hindi talaga ito nakakatama. Hindi makapaniwala dito itong si Gopta kasi napaka-special daw ng technique na yon at dinevelop daw nila yon in secret. Kaya paano daw nito yung nagawa maiwasan? Napansin itong si Rangga dito na wala talaga silang chance na manalo. Kaya nagsalita itong si Rangga. Sabi niya, sa tingin niya daw kailangan muna nila na mag-step back for the time being. Pero hindi sumang-ayon itong si Gopta dito. Kasi sabi ni Gopta, kapag umalis daw sila ngayon, magiging free daw itong si Pelyod. At makikialam ito sa may laban nitong sila Zez at Carrera. Masyado daw magiging malaki ang burden nitong si Carrera-san kapag iniwanan nila ito dito. Nag-agree naman itong si Rangga sa kanya. Kaya hindi niya na pinilit na mag-step back muna silang dalawa. At this rate, alam na nitong dalawang to na talo sila kay Pelyod. Kasi kung ang mga secret at special attacks nila hindi nga gumagana, wala na silang ibang hihintayin kung hindi ang tuluyan na lang sila nitong kanilang kalaban. Walang ibang maisip na idea itong si Gopta kung paano sila makakaalis sa may situation na ito nang biglang meron nagsalita. Sabi nito, tutulong rin daw siya kina Gopta. Ito pala, walang iba kung hindi itong si Frey. Nag-rush itong si Frey na pumunta dito. Napakarami na nitong sila Gopta, tapos isa lang ang kanilang kalaban. Kung titingnan natin, para napaka-unfair. Pero isa kasi itong war, hindi naman ito 1v1 na battle. Mas priority daw nila na makuha ang victory kaysa ma-save ang kanilang honor. Tuwang-tuwa naman itong si Gopta, kasi nandito na itong si Frey para tumulong sa kanila. Akala nila mas magiging madali na ang kanilang pakikipaglaban. Nagsalita itong si Pelyod. Sabi niya nakakalungkot daw kasi namatay daw ang kanyang mga anak. Ang hihina pa naman daw nitong mga ito. Hindi ganun kalakas ang boses nitong si Pelyod. Pero for some reason, rinig ito ng lahat ng mga naandito. Ito ang pinaka naging signal sa kanila na paparating na ang final round ng kanilang laban.
Ngayon, punta naman tayo sa may side nitong si Carrera. Ang kalaban niya ngayon, ang leader nga ng mga Inspector General. Ito ay si Zez. Napakalakas daw nitong si Zez. Pero since malakas rin naman itong si Carrera, even ang kanilang battle. Itong si Zez, hindi isang opponent na hindi kayang talunin itong si Carrera kapag ibinigay niya talaga ang best niya. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi rin kayang talunin itong si Zez, itong si Carrera. That actually go both ways. Kapag merong isa na naging careless sa kanila, sigurado na matatapos itong laban. Since malakas nga na opponent ito, enjoy na enjoy itong si Carrera dito. Dahil alam naman natin na meron siyang ugali na war freak. Gamit nitong si Carrera ngayon ang kanyang recently na na-acquire ng mga technique. Gamit rin nito ngayon ang kanyang golden gun na galing kay Lieutenant Kondo. At mukhang siya rin ang nagmana ng mga techniques nitong gun na ito. Hindi naman surprising na bumagay kay Carrera ang isang baril na weapon kasi alam naman natin na ang specialty niya nga magic. At alam din naman natin na mahilig siya sa mga flashy na galawan kaya suited na suited rin sa kanya ang maging isang gun woman. Napaka-fluid daw ng movements nitong si Carrera sa paggamit niya nga ng kanyang gun at ng kanyang spada. Kung ngayon mo lang daw ito makikita na nakikipaglaban, hindi mo daw iisipin na hindi talaga siya gumagamit ng gun dati dahil napaka-natural daw ng mga movements nito ngayon para daw itong matagal ng master ng paggamit ng baril bilang weapon. In addition, sanay na rin kasi itong si Carrera na makipaglaban sa isang Insector. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa rin siya natatalo ngayon kahit na napakalaki ng kanyang disadvantage sa may matchup na ito. Kasi kung maaalala natin, nabanggit ko na dati na kapag same level ang skill ng dalawang individuals, talo ang demon kapag inilaban sa isang Insector. Kung hindi sanay na makipaglaban itong si Carrera sa Insector, baka kanina pa siya natalo. Pero ngayon, even pa rin itong laban na ito. At ang dahilan nun, kasi halos kaparehas daw itong si Zez ng isa sa mga kakilala nitong si Carrera. Parehas daw itong mga ito ng mga feature, katulad na lang ng exoskeleton. Ang pinagkaiba lang daw nito, medyo magkaiba daw sila ng fighting style ng Insector na kakilala nitong si Carrera. Ang Insector na tinutukoy dito, walang iba kung hindi itong si Zijon. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.